Konnichiwa, what's up sa inyo guys. So in this video mag-unboxing tayo ng Kimetsu no Yaiba figure, no. So kung makikita nyo guys na kumpleto yung mga Hashira ko and meron tayo ditong si Muzan, no. So ngayon guys, ang figure na to is hindi nyo siya mabibili sa mga Amazon, sa mga internet store. Makikita nyo lang siya guys sa mga auction or sa mga sobrang bihira na hobby store or sa mga game center, no. So ngayon guys, ang presyo nito is umaabot na ng 30,000 yen, no. So hindi biro yung guys, kung tignan nyo sa Yahoo auction, no. Sobrang highly desirable tong collection na to. And kung makita nyo naman guys is kompleto ko yung Hashira, no. So napakaswerte ko na nakuha ko tong figure na to. And ayun, sabay-sabay tayo guys na i-unbox natin tong mga figure na to. Kung makita nyo guys na nasa plastic pa, talagang kompleto, no. And yun, ano pang hinihintay natin guys, i-unbox na natin tong mga figure na to. So guys, simulan na natin mag-unbox ng figure number 1. At si, ano to, no, si Gyo Tamioka, no. So napakaangas. And makita nyo guys yung logo, no. So ganito yung mga brand kung maglalaro kayo sa mga game center. Usually ito yung nakikita kong brand, eh. So looks legit naman talaga to. And yun, buksan na natin, no. So dahan-dahan natin itong buksan kasi huwag natin hayaan masira yung karton, no. So yan, tanggalin natin. Dahan-dahan. Yun. So ito yung figure number 1 na si Waangas. Si Tamioka Gyo, no. So sa Kimetsu no Yaiba malakas din to, eh. So hindi ko na kayo i-spoil guys, no, para hindi tayo magkaroon ng haters. Pero nabasa ko na sa manga yung Kimetsu no Yaiba. Ayan, kung makita nyo guys yung quality talaga, no. So napakaganda. Parang kamukha niya si Sasuke, no, na Itachi. Ang ganda, oh. Ang ganda ng kulay, oh. So tanggalin natin yung stand. Yun. So meron dalawang butas dito and meron ditong something. So ipasok lang natin, no. Yun. Nakagay na natin guys. Ayan ang ating figure number 1 na si Gyo Tamioka. Napakaganda. So wala akong masabi, ang ganda talaga ng quality, no. Ayan, makita nyo. So tabi muna natin siya. So next na i-unbox natin, uy, ano to, si Mitsuri. Or so itong babae na to is marupok to, no. So huwag nyo gagayahin to, marupok to. So tanggalin na natin, no. Huwag natin hintayin. Pero malakas to, ha. Nabasa ko sa comics. Malakas siya guys. So kahit ganto-ganto yan, at may inaambag siya, no, sa kanyang pagiging marupok. Yan. So tanggalin natin. So tanggalin ko na lang din to, no, para mabilisan tayo guys. Bago ko ipakita sa inyo yung detail, no. So ito si Mitsuri. Ganda nyo. Talaga makikita nyo guys yung detail, oh. Yan. Joke lang. So yan, no. Makikita nyo is walang floss. Yung kuko ko lang yung may floss. Anyway, yan. Makikita nyo. Ang ganda. So ito yung kanyang stand. So kabit natin, no. Medyo mahirap ikabit. Yun. Hindi pala. Joke lang yun. Ayan guys, ito yung ating figure number 2 na si Mitsuri. So napakaganda and napaka-sexy niya. So siya yung marupok sa Hashira, no, pero malupit 'yan. So next natin ni unbox ay si Obanai Iguro. Ayan. So ito yung ahas, no. Astig yung espada niya guys sa Kimetsu no Yaiba is. Talagang ahas. Hindi naman talagang ahas, pero mukhang ahas. And sabi nila, yung nag-voice actor daw nito, or yung nag-voice over nito, ay si Gaara sa Naruto, no. So, hindi ko lang pangalan nun.
So search nyo na lang kung accurate pa yung sabi ko, no. Or baka haka-haka ko lang. Pero kaboses niya kasi, guys. So, ito. Si Iguro Abunay. Ay, Abunay tuloy. Ubanay. So, tanggalin natin. Yung. So, yan, no. Naipit pa. Wait lang. Ayusin natin yung ilaw natin, no. Uy. So, ito si Obanay Iguro. Yan, kung makikita nyo, guys, is 10 out of 10 yung detail na yun. Makita nyo, may asa leg. So, wala siyang spada, no? Ahas lang talaga. Pero may spada yan, guys. So, yan, meron tayong dalawang butas dyan. Isang malaki, isang maliit. And kung makikita nyo dito, meron butas din, no? Isang malaki, isang maliit. So, saksak natin. Bang! So, ito si Obanay Iguro. Iguro, no? So, kung ano, yung pagdi-display ko nito, guys, dito sa ilalim ng monitor ko, no? Para may paglag yan. Pero, napaka-angas, no? Stick kasi nakompleto natin to. So, sunod natin yan, box, si Sanimi. Sanimi, o si Sanimi. So, yun lang alam ko sa kanya, no? So, mukhang addict, no? Dilat na dilat yung mata. Mukhang lubat na. So, mukhang hindi pa naka ano to, no. Actually, guys, isa to sa malakas na Hashira, no. So, kung napanood nyo yung Kimetsu no Yaiba, meron siyang kapatid na Mohawk na kamukha niya, no, dilat din. So, yun. So, sa mga hindi pa pala nanonood ng Kimetsu no Yaiba, no, I highly recommend. Napakaganda ng Kimetsu no Yaiba, guys. Eh, meron din sila nilabas sa movie, yung sa Mugen Train. So, mga di pa nakakanood sa Pinas, hindi ko na kayo i-spoil, no? So, ito si Sanemi. So, siya yung wind sa, or hangin sa Kimetsu no Yaiba, no? So, yun yung powers niya, no? Nagbubuga ng hangin. Corny ko. So, ito, ayan, makikita nyo mata, dilat, ayaw pumikit. Paganda ng ano, no, quality. So, 10 out of 10 yung quality niya, no. So, yun. May maliit and malaki. Isuksok lang natin, no. Tusok lang natin. Yun. So, ito si Sanimi. Ang Wind Hashira. So, ito, guys. Is marupok na Hashira. Ito yung water na Hashira, no. Kung di ako nagkakamali. And ito yung snake na Hashira. So next natin na i-unbox, ito yung pinaka-favorite ko na Hashira, si Gyome. Yan, si Gyome. Sa mga hindi nakakalam, bakit siya umiiyak, hindi ko rin alam, pero bulag siya, guys, no? And sa Hashira, siya lang yung walang espada, no? So gumagamit siya ng parang may kadena na bilog. Yun yung gamit niya, no? Pakalakas ito, guys. As in, so dapat nyo subaybayan, no? O kung gusto nyo magbasa ng comics para malaman nyo kung bakit paborito ko to, hindi ko na sabihin laki. So mukha siyang Westlife dahil sa buhok niya. So yan, tanggalin na natin, guys. Napakaganda. So tanggalin natin tong stand para mabilisan tayo mag-unbox, no? So ito si Gyome, ang Earth Hashira or Earth, yun nga, lupa. So, ang ganda ng texture niya, no? So, wala akong masabi. Ayan. Bulag talaga siya, oh. So, bulag siya, no? Ang galing niya, ano, ang galing niya talaga lumaban, guys. So, ayan. Kabit na natin. Dami kong sinasabi. Medyo matigas lang siya, guys. Pero, ingat lang tayo, no? Kasi may value to. Ayan, si Gyome. So, yung texture niya, napakaganda. Wala akong makitang flaws sa kanya. And even yung mga nakasulat sa kanya, no. Ganda. So, 10 out of 10 din to. So, next natin i-unbox ang isa sa mga paborito ko rin na si Rengoku or yung apoy, no. So, sa mga hindi pa nakakanood ng Kimetsu no Yaiba movie or Mugen Train, definitely watch, oh. Nakakaiyak. Iyak ako.
Pero pinanood ko to sa Japan, guys. Pangit lang kasi hindi ko gaano maintindihan yung story, ah. Pero yun, binasa ko na lang ulit sa comics para maintindihan ko, no. So yung comics and yung movie is 100% accurate, no. Wala silang binawas and wala din silang dinagdag. So ito si Rengoku, ang Flame Hashira. Lakas to, guys, eh. Pero ewan ko ba't nalalakas sa mga lower, hindi, tama ba? Lower rank or higher rank ng mga demonyo. So nakalaban niya yung isa sa mga malalakas sa demonyo, no. Oh, spoiler. Sorry, guys. Na-spoil ko kayo. So ito si Rengoku. Ganda ng kilay niya, sana all. On fleek ang kilay. So makikita niyo yung quality, guys. Yan. Ganda. So ikabit na natin siya, no. So 10 out of 10 pa din, no. Gaganda talaga ng quality ng ano. Kaya nakakapagtaka bakit naging mahal siya, no. So, and guys, siguro limited release lang din to kasi wala na kayong makikita sa internet dito. Meron man, napakamahal. Gaya nga nang sabi ko, nakuha namin to sa auction. Panahon na mura pa. Ngayon umaabot siya ng 30,000 yen. So next in line na ating unboxing ay si Uzui. So si Uzui, marami daw tong asawa base sa nabasa ko. Marami siyang asawa, so chick boy siya. Chick boy ng Hashira. So yun yung powers niya, no. Chick boy ng Hashira. So yan. Yan, tanggalin na natin, guys. Para mabilis tayo, no. So ito si Uzui. Yan. Makikita niyo naman bakit siya maraming asawa. Dahil sa mukha talaga siyang chick boy. So may mga biceps, may muscle. So makikita nyo dalawa yung espada niya, eh, hindi siya samurai, no. Parang ano, sa tawag dun, God of War, yung espada ni Kratos. So tusok pa natin, guys. So natusok na natin. And ito si Uzui, ang chick boy ng Hashira. So makikita nyo, guys, ang quality. Definitely 10 out of 10 tayo dito. So dalawa na lang ang ating unbox, or tatlo pala. So sunod natin ni unbox si Muichiro Tokito. So ito yung pinakabata sa Kimetsu, or ewan ko lang kung tama ako, pero bata to, eh. Malakas to, guys. Kahit bata yan, malakas siya. So, tahimik lang daw to. So, mukha naman tahimik. Kamukha nga niya rin, no? Ni Neji sa Naruto. Sabihin natin. So, sa mga hindi nakakalam, mahilig talaga ako sa figure since nung bata ako. Ayan yung quality niya. Medyo ano lang, no? Makikita nyo. Medyo pangit lang yung pagkapintura, pero all goods to men, ganda niya. Ang gwapo pala. So yun nga, no, nung bata ako, mahilig talaga ako sa figure, guys. And hindi ako makabili. Ngayon nagtatrabaho na ako, may pera na ako pambili ng kahit anong gusto kong figure, no. So nag-enjoy pa rin ako, no, kahit 24 years old na ako. May inner child pa rin ako, no. Hindi naman isip bata, pero alam niyo na yun, guys. So ito si Muichiro, tama ba? Muichiro Tokito. Yan, 10 out of 10. And last sa Hashira, ang pinaka favorite ng bayan, si Shinobu Kocho. So ito yung butterfly, no. So siya yung butterfly na Hashira na lumilipad. Yung kakaiba yung ano nito, eh, samurai nito. Napakanipis, pero yung dulo makapal. Weird. Anyway, so yan. Yan, tanggalin na natin. Ganda nya. Baka ganda ng quality. Dandaanin lang natin, baka magasgasan. So ito si Shinobu.
paro. Ganda, ganda ng quality oh. Ayun, lapitan natin. Wow. So malakas din 'to eh. Basta, huwag na sasabihin kung bakit malakas, bakit ganito, bakit ganyan. Kayo na lang bahala, guys, kasi ayoko din mag-spoil kasi baka magkaroon tayo ng maraming haters. Baka sabihin KJ on. Yan. So, ito si Shinobu. Ito si Tamioka. Oh, ay, maglalaro. Laro muna tayo, guys. Oh, joke lang. Last na unboxing natin ay si Muzan. Yan, makita nyo, guys. Muzan, no? Lapit to. Siya yung leader sa lahat. Siya yung pinakamalakas. Walang iba kundi si Muzan. You know? Pag ang accurate kung ano yung tinanggal mo sa box, hindi nyo makukuha mo, no? Itong stick, acrylic stick. Okay. So, ito na yung ating final na figure, no? So, nakakapagod din pala mag-unboxing, nakakangalay. So, tusok lang natin. Makita nyo, may peg. Yan. So, ito si Muzan, ang demonyo, ang leader ng Hashira. Hashira talaga, ang leader ng mga demonyo, no? Pinakamalakas, pinaka-undestructible. Si Muzan. So, yun lang, guys. Na-unbox na natin lahat. Wait lang, ayusin ko lang. So, I hope na nag-enjoy kayo sa ating unboxing. So, yan. So, ito ang ating mga figure. So, napakaganda. Yan, makita nyo talaga yung quality. So, walang katulad to, no? So, siguro hanggang dito lang yung video natin. And I hope na nag-enjoy kayo sa unboxing videos natin. And if you guys like this video, make sure to like, share, and subscribe. And comment na rin kayo, guys, kung ano yung mga pwede natin i-unbox, no? So, gawa natin ng paraan para unbox natin yung mga gusto nyo, no? Yung mga request nyo. So, yun lang, guys, for today. Peace out!